So guys, good morning. Ang ating topic for today or vlog for today is about cooking tilapia or sinigang na tilapia with bayabas. Ang magluluto uli ay si Iloy. Ang apo ng aking ate. Pero ang aming ship cook, ang aking ate Emma. Siya talaga ang magaling dun si Carty sa pagluluto. Ayan na, ang pritong tilapia. Ayan, si Ili pa rin magluluto. Dahil pag ako magluto, baka hindi kakain ng ate ko. Pinipirito muna natin ang tilapia. Maging malasa yung ating sabaw. Ayan ang halo. Ano yun? Bayabas na medyo hinog? Apo, medyo hinog. Pero mas magaling po dyan yung hinog na hinog. Kasi nga po, dudurugin pa natin yan. Madami po ito. Madami po. Oh, yan ang aming ano, ship cook. Si Ate Ima. Siya ang original cook. Taga sa amin dito. Ayan o. Bali, mamaya pa po natin igigisa. Intayin po natin i-prito mo muna natin ang tilapia na maluto lahat. Tapos, ano yung tilapia yan? Yung tilapiang itim o pula? Talisay po. Tilapiang yan talisay. Yan ang Batangas. Tilapiang Batangas. Yun. Intayin po muna natin maluto at maprito lahat ang ating tilapia bago po natin uumpisahan kung paano mag-isa ng sinigang sa bayabas. Yan. Ito po yung sinigang sa bayabas. First time ko makakain ito. Greetings natin. Bayabas po na bunga na medyo hinog pa kasi walang masyadong hinog. Mas maganda ganito eh. Yung hinog na hinog yung para paglurog natin. Saka ito, okra. Yan ang mga sahog. Ano yan? Patis, labo. Sausawan natin mamaya. Lalagyan natin ng kalamansi. Ah, okay. Oh, sili. Pwede na din natin lagyan ng talong to. Walang... Walang available. Walang available na talong. Pwede na ito. Mamaya po, hintay po muna. At saka, kangkong! So, yan. May nag-request na sa akin na comment. Pag ako daw magluto, baka daw ang daming views. Baka wala. Baka hindi ka kaya ang ate ko. Mahalata kasi na hindi talaga marunong magluto pag hindi talaga kwan ang nagluluto. Kasi sa bahay, hindi ako pinapagluto talaga doon. Dahil... ako lang ang kakain pag ako nagluto. So, in my entire life, ang nagluluto lagi, ang aking ina, aking misis, siyempre, aking mga anak, at ako'y hindi nagluluto talaga sa bahay. Dahil nga, hindi ko alam, ako lang ang kakalasa ng aking niluluto. So ito, nagbalat na si Iloy ng sibuyas pula. Yun, hugasan daw kasi nagulong sa lupa. Sabi ng aming ship cook, you know. Yeah. Ship cook! Ship cook ka, ship cook. Yan. Bawang. Ayan, bawang. Pagdating kasi sa sinigang na bayabas, mayroon ilang ilan na ayaw eh. Kasi hindi gusto yung amoy. Pero masarap naman siya. Kaya luto na. Ang ayaw lang ng iba, kaya hindi nakain. Kasi yung amoy niya. But ano ba amoy ng bayabas? Masarap naman ang amoy na lang. Oo nga po. Masarap na po ang amoy. Pero hindi ko pa nalasahan yung pag yung hinalawaan talaga ng bayabas yung sinigang. So first time kong kakain ngayon ng sinigang na may bayabas. Meron, pwede rin namang isigang ito ng rekta na parang katulad lang ng pagluluto ano, na pwede i-isa or pwede namang hindi na i-isa or parang pangukuluan mo pero lalagyan mo pa rin mga ingredients. Ganun din dito sa pagdating sa akin, sinigang na tilapia sa bayabas. Pwede rin yun. Pero kaya sabi ko kahapon, nung nag-blog tayo ng pagluluto ng pag-isa kasi lalong tumasarap ang lutuin kapag ginigisa mo. Kasi lumalabas yung lasa ng mga ingredients na lalo na ang sibuyas at bawang. At tamang proseso at tamang pagluluto. Yun lang. Mas masarap pag tayo ginigisa mga lutuin. Tama yun. So guys,
Ito, magandang umaga sa inyo lahat. Kami nagluluto ng sinigang na tilapia na may payabas. Abangan! Inano na, inalis na ni Eloy ang pritong tilapia at nilagay uli ang ibang hindi pa naprito. Ayan na. So kailangan pala dyan hinog-hinog, no? Opo, hinog-hinog. Para siya'y madaling durukin. Kapas niya lalong lumabas ang lasa. So saksiyan natin ang pagluluto ni Eloy sa sinigang na tilapia with bayabas. Ayan na. Durog na, durog na. So, kapag dinudurog ko siya, nilagyan ko lang siya ng kaunting tubig para hindi siya masyadong magdikit-dikit. Okay. Inilagay natin sa kawali habang ginigisa. Kasi lalagyan isasama natin. Na yung mga balat niya lahat, no? Opo. Pati buto. Pero meron din naman pong nagbabalat nito na hindi sinasama yung pinaka balat niya. Pero ako po kasi para malasa mo talagang bayabas. Yung lumabas yung lasa kasi Kasi malinis naman yun, hinugas ang maigi. Yung sustansya niya, minsan nasa balat din po eh, parang mansanas, gano'n. So yan. Ayan na. Ito yung mga piniritong tilapia. At mayroon pa doon. Great yung ulam niya na hindi kasama. Hindi sasama doon sa bayabas. Prito lang sa kanya. Tama para yun. Para mamaya, pilolo dyan na bahala. Kung bakit siya hindi nakain ng sinigang sa bayabas. Kasi titikman ko yan. Ako rin hindi nakain ng sinigang na may baboy. So, kanya-kanyang bilip lang yan. Kanya-kanyang panlasa lang yan. Ayan na. Babalik tayo na, no? Babalik tayo muna niya. So, i-relax muna tayo. Lalagyan na natin ng pampalasa. Ito yung pinaka-sikreto ng baby. Nagluto, kakay na tayo. Asukal. Kasi kailangan pagdating sa sinigang na bayabas, isda, kahit anong isda pwede naman. Kailangan kasi naghahalo ang alat at tamis. So kahit anong klaseng asukal, pula, brown, or puti. Basta lang makontra niya yung o mapalasa niya yung niluto. Yun, mayroon na tayong natutunan ngayon mga payan. Pangontra. O pangpantay ng lasa. Ngayon, dito naglalagay ako ng asin kasi masyadong matapang yung lasa ng asin eh. Pero meron ding patis. Mari, ito ay optional lang. Optional lang, pero depende na sa inyo kung lalagyan niyo or hindi. At siyempre, ang Ajinomoto. Yun. May kutsara yata. Ay, may kutsara. Asa na yun? Gunting. Yun na. Ang bango, no? Sa amoy pa lang, ulam na. Wala pang nilagay, ha? Wala pang isda nilagay si Eloy. Pwede na yung ulam yung sabaw. Lalagay na po natin ang okra. Yun. Medyo ipanghuhuli ko na po itong kangkong kasi medyo matigas po kasi yung okra. Mga after 5 minutes po, tsaka ko po ilagay ito. Hello guys, ito na guys. Ito. Kumulo na at ilalagay na ang kangkong. Hinugasan muna natin mabuti ang kangkong para upang ilagay dito sa ating yun. Sabaw ng ating sinigang. Sabayas. Panghuli natin yung tilapia kasi para lumabas yung lasa niya. Patas ng tilapia yung lasa. Dito lang muna natin ang kangkong para mabilis maluto ang ibabaw. Bango, no? Amoy na Bisaya, amoy ano talaga? Bayabas? Ayan na gayos. Lagyan pa natin siya ng sabaw.
kalahating baso. Yun. Dahil mamaya, pag nailagay na natin ang tilapia, mag-a-adjust ulit tayo sa pampalasang ilalagay natin. Asin, patis at asukal. Yun. Takpan ulit natin. Takpan ulit para kumulo. Gagawin natin ang ating sausawan. Patis na labo. Yun. Yun pala ang purpose niya. No? Buti dito may nabibiling ganyan. No? Opo. Magkano yung ganyan? Ito po kasi mga 10 pesos lang po ito. Balot-balot na sa talipa pa. One use lang talaga, no? Wala kasi sa Madilas yung ganito, mga kabayan. Wala kang mabili ganyan tingi-tingi. Tsaka walang ganyang timplada talaga. Dito lang sa Pilipinas. Yan ang pangpasarap. Calamansi. Pwede nyo naman siyang lagyan ng sili. Tapos pagka may sili. Pero hindi ko lalagyan kasi baka ubuhin ang aking lola. Hindi visible ang sili sa kapatid ko. So lola ni Eloy. O yun. Ayan na siya. Lagay na natin ang ating sili. Sili yun. Pansigang. Singigang na sili. Or siling pansigang. Sasabihin na rin natin ang ating tilapia. Ayan na. Lalagay na ang tilapia. Ito yun talaga yung lalabas ang lasa niya. Yung pagkaprito niya, lasa ng tilapia. Nagtira ka para kabati? Opo, meron pa. Yan. Sarap din yan. Oh. Dito sa playa, maraming nagluluto ng sinigang sa bayabas, lalo na ang isda ay kandule. Kasi dito sa amin ay tapat lang na ang lawa, maraming isdang kandule dyan. Ito yun yung pinakasikat dito sa aming lugar, sa playa, kandule. So yun, sinigang na kandule na may bayabas. Ayan na mga kabayan, oh. Wow, sarap. Yan na po ang ating finished product ng sinigang sa tilapia with bayabas. Yan, ang sarap. Tinan nyo. Yan talaga ang ano, malimuyak, ang amoy. Sorry din na kami para kumain ng tanghalian. Kain po kayo. O, kain daw. Kaya kami, makakain kami. Simple ang aming tanghalian. Tama-tama lang kayo ang gulay. Hindi sa ako, hindi sa ubir ko. Basta tama-tama ang pagkaano niya. Pagkaluto. Kumang kuha. Pwede ka na mag-vlog. Dito ba yung ano ko, mag-vlog rito. Itayo mo lang dyan yung tripod. Tutok mo sa kwan. Minuto mo. Malamang mag-viral. Nag-iisip po ako ng ano, content po. Okay. Doon ka magaling. Pinaprove ka na sa channel ko. Tapos, kaya ano mo sa, kasi wala akong Facebook at TikTok eh. Doon may upload. Yung iba. Tapos YouTube. Sana lahat ng ano,
social media na pwede mo na-upload. Ako wala kasi yung time, dahil sa YouTube lang ako presented eh. Kahit twice a week ka lang mag-upload. Pero kung din mo, cooking. Kasi family business niya, cooking. Kung food. Tapos lagi mo ipopromote yung luto ng papa mama mo. So guys, yan ang pala ng riyan ngayon. Alhamdulillah. Salamat sa mga mga. Bye! Our love is a light. So where begin? Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.